Welcome po sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah. Nangyari sa ating kapaligiran, sa ating lipunan. At ngayon po, anyayahan natin ang ating butihing commissioner ng NCMF, ng National Commission on Muslim Filipinos, si Commissioner Yusuf Mando. Welcome po, Commissioner. Maraming salamat sa ating host ngayong gabi, si Sheikh Kamar Sabdullah, sa inyong panyaya at binabati ko po lahat ang aking mga kapatirang Muslim sa buong bansa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isa naman po napakalaking karangalan ang makasama ang ating kaagapay upang magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng mga updates at mga development tungkol sa kalagayan ng ating mga kapatid na Muslim sa ating bansa. Magandang gabi po sa inyo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa atin at sa ating lahat. Isang magandang pagkakataon na makadaong palad natin sa gabi ito ang ating butihing Commissioner Yusuf Mando upang sa ganon ay hinihan po natin siya ng mga ilang mga updates ano po sa ating mga nangyayari sa ating mga kapaligiran higit sa patungkol doon sa mga pagkawala o mga missing or abduction patungkol sa mga Muslim sa iba't ibang parte ng ating bansa, which is lately nga dito sa Cavite. Commissioner, maaari mo ba bigyan po kami ng latest na update patungkol dito? Ano ba ang mga nangyayari sa ating kapaligiran dahil medyo nakakaramdam tayo ng mga insecurity sa ating kasalukuyang kapaligiran, inshallah. Opo, maraming salamat sa pagkakataon upang iparating natin sa ating mga kababayan at malaman ng kaanak ng mga kapatid natin, mga Muslim, na nakarating sa ating tanggapan upang ipaalam at humingi ng saklolo sa National Commission on Muslim Filipinos sa Office of Commissioner Yusuf Mando, to be specific, kung saan tuloy-tuloy pa rin po ang pagkikipag-ugnayan sa atin ng mga kamag-anak, kaibigan at kasama sa trabaho ng mga nabanggit na mga construction worker na nagtatrabaho sa isang company sa Bacoor, Cavite. Ito po yung nangyari noong February 17, 2021 kung saan ang mayigit kumulang sa 10 mga kalalakihan kasama ang isa sa mga asawa nila huli ng mga pulis di umano at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila alam, hindi pa rin nabatid kung ano na ang kanilang kalagayan at saan na sila naroroon. Kaya kung ano ang nababasa ninyo sa mga pahayagan, naglabas ng ating mga statement at mga press releases sapagkat hindi po tumitigil ang pagtawag, pagpunta upang idulog ang kalagayan ng kanilang mga kaanak. So, ayon po sa mga huling kaganapan, wala pa rin po silang idea kung saan ang kanilang mga kaanak na nabanggit sa ating ulat, hinuli ng mga otoridad. Okay, mashallah, magandang balita yan na Commissioner dahil merong mga link tayo upang malaman natin kung ano yung nangyayari. Ngunit, hindi ito sapat para mapanatag yung mga pamilya at mga kaanak ng mga nawawalang mga kababayan natin at mga kamuslim natin. Meron ba kayong specific na mga records o mga pangalan or ilan ba sila? At taga saan yung mga na missing na ito, missing in action? Opo, ang ulat sa atin mga kaanak at kaibigan ng mga biktima ay mahigit kulang sa 10 sila. Meron kasi silang mga kasamang mga hindi Muslim, kaya hindi ako masyadong particular sa pagbibigay ng figure dahil meron pang mga ulat na dumating sa ating tanggapan na kaugnay din doon sa pagkuli na yan. Kaya para to be safe, mahigit kumulang sa 10 kasama ang ilang mga Kristiyano kasama doon sa mga nahuli na yan. So, ang mga pinanggalingan ng mga tao na ito, mga construction workers, isang company sa Bacoor, ay mga taga-Basilan. Kaya hindi po natin pwede palampasin. Una-una, isa sa mga mandates natin ang
pagbibigay ng proteksyon, pagbibigay ng gabay at pagmamasid sa kalagayan at kapakanan ng ating mga kapatid na Muslim. Pangalawa, kung hindi pa tayo gumawa ng hapang at hindi pa natin ipahayag ang ating paggawa ng aksyon, baka isipin ng ating mga kababayan ay hindi sila pinansin at walang sirbi o hindi nagtatrabaho ang National Commission on Muslim Filipinos, kasama na ang iba pa ng ating mga kasama sa government service. Ginagawa po natin at hindi po tayo nagkulang dito sa pagbigay ng saklolo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Actually, even before the publication of my press releases sa iba't ibang mga pahayagan, ay gumagawa na po ng hakbang ang ating tanggapan sa NCMF upang iugnay at ilapit sa ating mga kakilala ang ating mga koneksyon sa mga otoridad, dahil kung hindi po natin ito gagawin, ay mahirap naman kung mismo ang mga kaanak o mismo sila ang gagawa ng hakbang ayon sa kanilang naisip na paraan. Kaya sinisiguro natin po ang NCMF ay hindi nagpabaya at we are on top of the situation so far. Mashallah at alhamdulillah sa magandang balita na yan, Commissioner. Ngunit ano ba ang mga nakalap na mga sketchy information pahingil dito? Ano ba yung motive behind bakit nangyari yung mga ganong pag-aresto sa kanila? Alam niyo naman siguro ang nangyayari sa tuwing may mga Muslim, lalo na pagkagaling sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ay kadalasan sa mga motibo sa likod ng paghuli o pag-aresto ng mga kapatid natin Muslim ay may kinalaman ito sa terorismo. Kadalasan po ang naiugnay sa mga taong manggagaling sa lugar na ito ay tungkol sa terorismo. Kaya kasama po sa atin panawagan ang pakikiusap sa mga otoridad na kung hindi naman napatunayan sangkot o wala naman ebidensya, lalo na kung wala pang naisang pangkaso o warrant of arrest, ay pinakiusap natin na tingnan at pakawalan na yung mga inosente dahil labis na nag-alala ang kanilang kamag-anak. At tuwan naman sa mga may sala, kasi alam naman po natin na marami rin naman po sa ating mga kababayang Pilipino, Muslim o Kristiyano, talagang meron nilabag na batas at may kasalanan sa batas, ay agaran din pag-aksyon o pagsampa ng kaukulang kaso para naman hindi maaksaya at hindi naman masabi ng ating mga kababayan na mahina ang justice system ng ating bansa. Kasama po ito, ang panawagan na ito, sa pagpapakita ng pagsuporta natin sa administrasyon ito, sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sapagkat ang pagtitiwala niya sa atin at pagbibigay ng confidence sa atin maging performance sa pagsisibi, sa pamahalaan sa ating mga kababayan, ay this is a manifestation of our response to the call of the needs of our fellow Filipinos, especially among Muslim brothers. Sapagkat sa mahabang panahon, kadalasan kung hindi tayo gagawa ng hakbang, ay sa halip na magkakaroon ng resolution o maresolba ang mga kaso, ay lalo pa itong magpapaigting ng paghimagsik ng atin mga kapatid, sapagkat nandiyan ang issue ng discrimination, ang issue ng religious conflict, but in fact hindi naman issue dito yung religion. Ngunit kung hindi natin ito mabigyan ng gabay ng maayos at bibigyan ng kapaliwanagan, maari maging sanhi na naman ito pagbubuo o pagsisimula ng panibagong pagkakawatak-watak o di pag-ugnay o pagkakaunawan ng ating mga kababayan Muslim. Maliban po doon sa binanggit natin mga nahuli sa isang construction worker beforehand, meron na po tayong mga nakukuhang report at dumarating na rin sa ating kaalaman na meron din mga missing, na meron mag-asawa, meron isang lalaki pupunta sa moske, meron naman dinukot at biglang sinakay sa sasakyan. Itong mga kaso na ito ay hindi rin po natin pinaliwala, sapagkat mga kapatid natin Muslim, hindi naman po natin dinotolerate ang pagkakaroon ng mga ganitong pangyayari, lalo na kung wala naman kaukulang kaso, wala naman warrant of arrest, o bilang pinagkatiwalaan ng ating pamahalaan, ay nandiyan din po tayo, nakasubaybay at naghanap din po tayo ng paraan, nakikipag-usap po tayo sa iba't ibang sektor, lalo na sa otoridad na
makapaglatag tayo ng mga rekomendasyon kung paano natin ma-resolve ang mga pangyayari. Okay, Commissioner Yusuf, ang inyo bang opisina ay mayroong mga efforts na nakipag-ugnayan sa ating mga concern na pamahalaan katulad ng mga police or yung tinatawag nilang Salam Police Center? Dahil alam natin ang Salam Police Center ay talagang specific ito na tinatag upang magbigay concern or mga alalay or kaagapay sa mga kamusliman. Opo, meron po tayong ugnayan sa Salam Police sa pamuno ni Police Colonel Atsgani Mukarram. In fact, alam ko po gumagawa rin siya ng effort at alam ko rin na meron din siyang mga hapang, meron din po kami ugnayan at hindi lang po si sa Salam Police, pati po sa AFP, sa mismo po sa Department of National Defense, nakikipag-ugnayan din po tayo at sa iba't ibang ahensya ng government na alam natin may pamamaraan upang mabigyan. In fact, meron din po kaming effort, nakipag-ugnayan din po kami sa NICA upang makatulong tayo magkaroon ng pagkilala at pag-ugnayan. Alam nyo, kung hindi po tayo gagawa ng paraan, naisip po natin, baka yung mga tao mismo ang gagawa at hindi natin in-expect. Iba-iba po ang mga paraan na isip ng ating mga kababayan. So, ang National Commission on Muslim Filipinos ay lagi po nakasubaybay. In fact, sa coming NBank namin, ay isa po ito sa mga agenda isusulong ko para magkaroon na tayo ng guidelines para maiwasan, para ma-coordinate natin ang ating mga kapatid na Muslim, lalong-lalo na kung ito po ay napagbintangan lamang at pagkakaroon ng mga miscommunication. Dahil kung minsan ang mga problemang kinakasangkutan ng ating mga kapatid ay dahil din sa kanila mismo, meron silang may kasalanan, di naman lahat. At kung minsan dahil din sa ating mga kababayan, kung minsan mga kunting problema ay kaagad gumagawa ng para ikakapahamak o ikakasira o ikakasama na natin mga kapatid na Muslim. So isa po sa mga hakbang natin para magkakaroon po tayo ng preventive measures para hindi mangyayari ito at para magkakaroon din ng awareness ang ating mga kababayan paano ba maiwasan ang mga ganitong situation. Sapagkat para sa kalaman ng lahat, hindi po lahat ang mga tao ay alam ang mga batas na kung ano ang mga bawal at kung ano hindi mga pwede, nang sa ganun po magkakaroon tayo ng karampatang awareness campaign kung ano ang mga dapat nilang gawin para maiwasan ang paulit-ulit na pangyari ng mga ganitong insidente. Tama ka dyan, Commissioner. At sa batas nga natin, ika nga sabi nila ay yung ignorance of the law excuses no one. Kaya kahit man ito ay hindi alam, ang batas ay mangingibabaw, ngunit meron pa rin tinatawag nilang paglilitis at they should be proven beyond reasonable doubt. At ika nga, yung mga nangyayari sa kapaligiran, yung mga tinatawag nating krimen at sinasabi nga ito, dinefine sa ating kaalaman na a crime is an act or omission punishable by law. Ito ay isang gawain na punishable by law o kaya yung isang bagay na naumit mo, gampanan, na ito rin ay punishable by law. So ito yung mga action na kung saan dapat nating bantayan sa ating lipunan bilang parte ng ating pamumuhay, maging kamusliman man or hindi man mga Muslim, sa ilalim ng ating konstitusyon ay meron po tayo pananagutan. Pantay-pantay po tayo sa harapan ng batas, ika nga sa Islam, ganun din ang batas ng Islam ay tumatalakay sa lahat ng antas ng ating buhay. Kaya ganun na lamang ang pag-aaral, pagbibigay aral sa atin, paano maging mabuting mamamayan, paano maging mabuting Muslim. May mga alituntunin po tayo sinusunod, paano maging mabuting tao, especially doon sa mga moralidad natin bilang mga Muslim. So, Commissioner, maraming salamat sa mga informasyon na iyong naibigay at nagaling sa iyong opisina sa gabing ito at naway idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging tagapaglikha
at tanging tagabigay ng kalutasan ng lahat at inaasahan natin magre-resolba ng ating mga suliranin sa ating lipunan na naway ito ay pag-aanin sa atin at bibigyan ng karunasan.